Oy, baby girl, sa oras na alas 7:29 na po. Batingin ko lang ito, girl, ha? Kasi sila po ay nagdiriwang din ang kanilang ika-48th wedding anniversary today. Opo, kay Tatay Dom at Nanay Beth. Aha. Colliado. Yan, 48th wedding anniversary. Pagbati po ng maligayang anibersaryo, Tatay at Nanay. 48th. Dalawang taon na lang po, golden na. And also, pagbati rin po ng good morning, dyan po naman sa Los Angeles, ha, kay Michelle, kay Mario Ann, at kay Robert Jr. Opo, kay Michelle, kay Mario Ann, kay Mario, kay Ann, at kay Robert Jr. C. Alright, Robert Jr. Good morning po sa inyo dyan sa LA. Good morning sa Los Angeles, California. Alright, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, abay, eto na ang ating pinaka-importanteng mga balita ngayon! Linda is definitely out, as he has said earlier, and for the oft-repeated statements in so many, I think, interviews, she had always maintained that she's not running. Hindi natin inaasahan ka, Ellie, yung overwhelming na reaction ng tao. Akala namin ka, Ellie, matutuwa yung dati ng supporters. Pero nakikita namin ngayon ka, Ellie, ibang iba. Sana po, no? Tayo po ay lahat ay nag-hope that by Christmas time, magkakaroon po tayo na mas maluwag na classification and restriction sa ating mga kababayan. Ilang lugar sa Northern Luzon uulanin dahil sa bagyong Maring. Signal number 2 itinaas sa higit 20 lugar. Davao City Mayor Sara Duterte out na umano sa 2022 presidential elections ayon mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mas maluwag na restriction sa Kapaskuhan posible daw dahil sa patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases. Paunang report ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa pagbili ng umano'y overpriced na medical supplies sa formally, posibleng ilabas na ngayong Linggo. Balita naman sa rehiyon, mag-asawa patay. 5 sugatan sa pagsabog ng granada sa Bukidnon. The Sports 5, Magnolia Hot Shots. Abay abot kamay na umano ang finals ng PBA Philippine Cup. San Miguel Beerman at TNT Tropang Giga, tabla na naman po sa Best of 7 Series. Sa entertainment, aktor na si Jay Cuenca inaresto matapos makipaghabulan sa mga pulis. Mula sa TV5 Media Center sa Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Narito ang mga pinaka-importanteng balita na dapat niyong malaman. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Ngayon, ihahatid sa inyo ni Zarina Guevara at Ted Fayon. At tayo po'y sabayan pa rin napapakinggan sa lahat po ng istasyon na Radyo 5 sa Mega Manila. It's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Sa Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. Sa Tacloban, Leyte at Samar Provinces, 104.7 Caboses Radio News FM. 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At tayo pinapapanood na live sa 1PH sa Signal TV, Facebook Live ng Radyo 5 at sa YouTube channel ng Newsweb Everywhere, as in everywhere and anywhere in the world. Ngayon sa ating mga detalye. Sa lagay muna ng panahon, binalaan na ang mga nakatira sa Northern Luzon dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Maring. Lumakas at itinaas na sa tropical storm category ang bagyo. Huli itong namataan sa silangan ng Apari, Cagayan. Aabot ng 85 kilometers per hour ang dalang hangin ni Maring at may bugsong 105 kph. Nakataas na ngayon ang storm warning signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Isabela, pati na sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela sa Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora at sa Nueva Ecija.
maging sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan at hilagang bahagi ng Bataan at Quezon, kabilang ang Polillo Islands. Habang signal number 1 din sa Calaguas Islands. Ayon sa PAGASA, maaaring dumaan ang bagyo sa Luzon Strait mamayang hapon o bukas ng umaga at madaplisan ang Babuyan Islands. Pero hindi inaalis ang bantang maglandfall ito sa mainland ng Northern Cagayan. Maaari pa itong lumakas sa severe tropical storm sa mga susunod na oras. Bukas ito sa inaasahang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Maaari namang palakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula, pati na sa Palawan at Occidental Mindoro, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Samantala, pinabulaan mo naman mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala lamang ang pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa sa pagkapangulo habang hinihintay ng PDP laban na magbago ang isip ni Mayor Sara Duterte. Sa panayam po ni Pastor Apollo K. Buloy, sinabi ng Pangulo na suportado niya ang pagtakbo ni Senator Bato dahil kailangan nila ng standard bearer sa kanilang partido. Sigurado na raw kasi siya na hindi talaga tatakbo sa pagkapangulo si Mayor Sara dahil buo na raw ang desisyon nito at hindi na magbabago ang isip ng kanyang anak. Una na po kasing sinabi ni Mayor Sara na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo dahil nais niyang tapusin ang kanyang huling termino sa pagka-mayor ng Davao City. Inday is definitely out, as he has said earlier, and for the of repeated statements in so many, I think, interviews. She had always maintained that she's not running. Inday is young and there will always be some opportunities in the future for her. Yan po ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagulat umano si Vice President Lenny Robredo sa buhos ng suporta sa kanya simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Ayon sa pangalawang pangulo, aminado naman siya noon pa na wala siyang makinarya para sa nalalapit na halalan, hindi tulad noong kumandidato siya para sa pagka-vice-presidente noong 2016. Kaya naman welcome na welcome sa kanya ang pagpapakita ng inisyatibo ng publiko, maging ang mga apolitical o walang pakialam sa politika noon. Hindi natin inaasahan ka, Eli, yung overwhelming na reaction ng tao. Akala namin ka, Eli, matutuwa yung dati ng supporters. Mm-hmm. Pero nakikita namin ngayon ka, Eli, ibang iba. After the announcement, ang dami talagang, ang dami nagbo-volunteer, ang daming gumagastos ng sariling pera. Ang ibang ka-Eli, nakikita ko na lang sa Facebook. Ang dami nag-iisip na mga paraan kung paano makatulong. Yan ang tinig ni Vice President Lenny Robredo. Samantala, ipagpapatuloy po ngayong araw na ang voters registration para nga sa 2022 elections. Pansamantalang inihinto ito para nga sa paghahain ng Certificate of Candidacy noong pong nakaraang linggo. Kaya muling hinihikayat po ng COMELEC ang publiko ha na magparehistro sa mga gustong makaboto nga po sa halalan. Magugunitang pinalawig ito ng 3 linggo o hanggang October 30, bunsod nga ng mga apila para sa extension. Magsisimula po ang registration alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa COMELEC offices at mga registration sites sa mga mall. Suspendido pa rin ang registration sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Yan po ay Lunes daw ho hanggang Biyernes kanina sa ating mga balita. We'll find out kung yan ho ba'y Lunes hanggang Sabado. Posible nang lumabas ngayong linggo ang partial report tungkol sa resulta ng investigasyon ng Senado sa umano'y maanomalyang pagbili ng gobyerno ng medical supply sa Pharmaly. Nakatakdang idaos bukas ang 12 at huling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue. Naniniwala mga senador na malinaw ang mga ebidensya nila para madiin ang dating Presidential Economic Advisor na si Michael Young sa irregularidad ng mga kontratang nakuha ng Pharmaly.
Malinaw din daw na talagang overpriced ang mga test kits, PPE, face shields at mga face mask na sinuplay ng kumpanya sa gobyerno. Kaya posibleng kasuhan ng graft ang mga opisyal ng procurement service ng DBM na sangkot sa mga transaksyon. Pati na mga opisyal ng Pharmaly na posibleng maharap sa kasong perjury at hindi tamang pagbabayad ng buwis. Pinag-aaralan ngayon ng Interagency Task Force ang mungkahing magkaroon ng face-to-face classes sa Metro Manila. Ito ay bunsod ng hirit ng Metro Manila Mayors na payagan ang isang paaralan kada siyudad na magkaroon nga ng in-person classes. Ayon sa mga eksperto, bumabagal na ang hawahan ng COVID-19 sa NCR pero mataas pa rin ito, pati na ang hospital at intensive care unit bed utilization. Sabi ho naman ng IATF, hindi ito nangangahulugang sinantabi na ang mungkahi. Balak nang simulan ang face-to-face classes sa low-risk areas sa Nobyembre 15. Posible na raw lumuwag ang mga restrictions sa Pasko kung patuloy na bababa ang mga kaso sa COVID-19 sa bansa. Ayon sa Health Department, kumukonti na lang ang mga tinatamaan ng COVID-19 sa ilang rehiyon, katulad ng Metro Manila, Calabar Zone at Region 3, habang bumabagal din ang antas ng hawaan. Kung magpapatuloy raw ang ganitong senaryo, posibleng umabot na lang sa higit 1,000 kaso kada araw ang pwedeng maitala sa NCR. Kaya hindi raw malabo na luwagan na ang restrictions simula sa Nobyembre. Yun nga lang, ayaw pa rin pakampante ng DOH dahil mataas pa rin ang mga kaso sa ibang mga rehiyon. Nabawasan naman daw kasi ang na-admit sa mga ospital pero punuan pa rin ang mga ito, lalo na sa ICU. Well, meron na ho tayong mga projections na nagawa ng ating faster team at sinasabi naman po talaga na pababa na po yung mga kaso no pagdating November 15. Kung magtutuloy-tuloy po yan at may pagpapatuloy po natin ang pagkontrol nitong transmission ng sakit na ito, sana po no tayo po ay lahat ay nag-hope that by Christmas time, magkakaroon po tayo na mas maluwag na classification and restriction sa ating mga kababayan. Yan ang tinig ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Bahagyang tumaas pa naman sa higit na 12,000 ang bilang ng mga bagong COVID-19 cases sa bansa kahapon kumpara sa nasa 11,000 noong araw ng Sabado. Sa pangkalahatan, aabot na sa 2,666,000 ang natatalang mga kaso sa bansa. Halos 91,000 yan ang nanatiling active cases. Halos 28,000 po naman ang bilang ng mga bagong gumaling at mahigit sa 2,500,000 pa rin ang total recoveries. Nagkaroon po naman ng dagdag na 119 sa bilang ng mga namatay na umaabot na rin sa halos 40,000 sa pangkalahatan. Susunod, PNP maagang pinaghahanda para sa paparating na undas. Sanhi ng pagkasunog ng bago ng MRT3, inaalam ng Bureau of Fire Protection. Yan at ilang pang pinaka-importanteng balita abangan sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Tamang oras sa buong Pilipinas, 7:44. Sa iba pang mga importanteng balita, pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang darating na undas ngayong tapos na po ang filing of Certificate of Candidacy. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eliazar, maaga ang ginagawa nilang preparasyon lalo't epektibo anya ito sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Paalala ni Eliazar sa mga dadalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay na alamin ang mga itinakdang panuntunan ng kani-kanilang lokal na pamahalaan sa pagdalaw sa mga sementeryo ngayong taon. Inaasahan ko ang ating mga chiefs sa pulis na makipag-ugnayan na maaga sa kanilang mga local government units upang pagplanuhan ang mga patakarang ipapatupad sa mga sementeryo, memorial parks at columbarium, lalo na at nasa gitna pa tayo ng pandemya. Yan po ang tinig ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Inaalam pa po ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na nangyari sa isang bago ng MRT noong Sabado ng gabi sa bahagi po ng Guadalupe, Makati. 8 bahagyang nasaktan sa insidente matapos nga pong tumalon ang mga ito sa riles nang umapoy ang 3rd bagon pasado alas 9 ng gabi. Sa ngayon po, wala pa po tayong malinaw na kumbaga. Di pa natin alam kung anong pinagmulan. So, under investigation pa po siya.
So mag-schedule pa kami ng araw kung kailan pwedeng ma-check ng gusto itong train. Siguro in coordination na lang din sa DOTR. Ang tinig ni Senior Fire Officer 3 Jaime Makababayaw, ang Fire Ground Commander ng Makati Bureau of Fire Protection. Sa ngayon po ay balik operasyon na ang MRT3. Humihingi din po na paumanhin ang Sumitomo Corporation na siyang maintenance provider ng MRT3 sa naturang insidente. Balita naman sa rehiyon, patay ang mag-asawa sa pagsabog ng granada sa Malaybalay City, Bukidnon. Sinasabing nagwala si Georgette Leona matapos kumprontahin ang misis na si Remalyn dahil sa selos. Inihagis umano ni Leona ang bit-bit na granada na nagresulta sa pagkamatay nila ng kanyang misis at pagkasugat ng 5 pang kapitbahay. Ilang araw na umanong napansin ng mga residente na balisa ang suspect. Inaalam pa ng mga pulis kung saan nakuha ni Leona ang naturang granada. Alas 7:47 na po ang ating oras ngayon. Sa iba yung dagat po naman, iginigit pa rin ni Chinese President Xi Jinping ang anyay mapayapang pakikipag-usap at pakikiisa muli sa bansang Taiwan sa isang talumpati. Sinabi po ni Xi na matagal ng tradisyon ng China ang pagsalungat sa separatism o paghihiwalay. Kaya kayang-kaya naman daw at dapat lamang natuparin ang reunification ng dalawang bansa. Inilabas po ang pahayag ng Pangulo isang linggo matapos nilang magpalipad ng nasa 150 military planes sa air defense zone ng Taiwan. Wala po namang binanggit si Xi kaugnay po sa paggamit ng puwersa. Pero sinabi din po naman sa talumpati na ang pagdedeklara ng Taiwan ng kasarinlan ang pinakamalaking hadlang sa reunification. Samantala pa rin, patuloy pa rin po naman ang pagpapalakas ng pwersa militar ng Taiwan. Ayon kay President Chai Ing-wen, hinding-hindi bibigay sa anumang pong pamimilit ang kanyang bansa. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang daang nilalatag sa kanila ng China, lalo pat hindi naman kasama sa iniaalok nito ang demokrasya, kalayaan at soberenya para sa 23 milyong populasyon ng Taiwan. One country, two systems ang model of autonomy na ibinibigay po ng China sa Taiwan, katulad ng ginagamit ngayon sa Hong Kong. Sa Hong Kong ngayon na dinadampot po ang mga nagpoprotesta, bagay na tinanggihan po ng malalaking partido sa bansa. Umaasa pa rin po naman si Chai na mapayapang mariresolba ang hidwaan nila sa China at iginiit niyang hindi sila kikilos ng padalos-dalos kaugnay po sa iringan na ito. Sila-sila. At sa amin pong pagbabalik, Sports 5, finals ng PBA Philippine Cup, abot kamay na ng, wag naman, Magnolia Hatchat. Sa entertainment, aktor na si Jay Cuenca, inaresto matapos umanong makipaghabulan sa mga pulis. Ang mga detalye, abangan sa pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. At ngayon sa ating po namang Sports 5, abot kamay na ng Magnolia Hot Shots ang finals ng PBA Philippine Cup. Pero tandaan nyo, bilog pa rin po ang bola. Nakuha po ng Hot Shots ang 3-1 lead sa semifinals matapos nga pong talunin ang Meralco Ball sa Game 4 ng Best of 7 Series sa score na 81-69. Nauna po sa Hot Shots si Mark Barroca na umiskor ng 17 points. Kabilang po ang 3-pointer na pumatay sa paghahabol ng Bolsa. Tabla ho naman ngayon ang San Miguel Beermen at ang TNT Tropang Giga sa PBA Semis. Tinalo po ng Beermen ang Tropang Giga. Tinambakan lang naman ito. Ay nako, kahapon. Kaya tuloy, Netflix po tayo, Netflix. Tigdadalawang panalo po ngayon ang TNT at ang SMB sa PBA Semis. Ngayon, eto na siya! Parang police report. Sige girl,
Bigay mo na yan, girl. Oras natin, mga kapatid, 7:51. Inaresto nga ng Eastern Police District ang aktor na si Jake Cuenca matapos itong mabanggang sasakyan ng mga pulis na nagsasagawa ng drug operation sa Silangan Street, Barangay Barangka, Ibaba, Mandaluyong. Hindi nila huminto si Cuenca nang masagi ang sasakyan at nagtuloy-tuloy lang ang takbo nito, kaya hinabol ng mga pulis. Umabot hanggang sa checkpoint sa Pioneer Street ang habulan, pero hindi pa rin tumigil si Cuenca, kaya napilitan ng mga pulis na paputukan ang tatlong gulong ng sasakyan ng aktor. Aksidente namang tinamaan ng bala sa tiyan ng rider ng motorsiklo na si Eliazar Martinito na napadaan lang sa lugar. Pinadapa, pinosasan si Jay Cuenca bago dinala sa presinto. Kawawa naman yung Grab driver. Ayon sa mga pulis, tila lango sa alak ang aktor. Kinasuhan ng aktor ng damage to property at disobedience. Samantala, inilagay naman sa restrictive custody ang apat na pulis na humabol kay Jay Cuenca habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ligtas na rin ang kalagayan ng delivery rider na nadamay sa insidente at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Oo, at saka ano, talagang pinaputukan, ano? Although anyway, siguro judgment call nga po naman yun ng pulis, no? At sila po ay pinagpapaliwanag sa presinto. Judgment call ng pulis, judgment call. Opo, at yung daw ho, no, ngayon po ay inaalam nila kung tama ho ba yung ganun protocol kasi nga may tinamaan po eh. May tinamaan po na naghahanap buhay lamang na Grab driver sa Tiampa, edi ooperahan po iyon. Anyway, alam din po natin kung saan ho hahantong, ano? Ang kasong ito kasi nga din po, automatic din naman po yon sa Anti-Drug and Drunk Driving Act, no? Eh, may kalalagyan po. Don't drink and drive. Yun, may kalalagyan din po naman yung may hawak, yes, ng lisensya. At yan ang mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako si Ted Filon. Ako naman si Zarina Guevara. Mga kapatid, manatili po kayong nakatutok dito pa rin sa Radyo 5. And sa Mega Manila, it's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. We say good morning, maayong buntag diha, Cebu at Bohol, 101.9 FM. Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilongos at Baguio City, 102.3 FM. Sa Tacloban, sa Leyte, sa bayan po nila Ate Nora Amante, it's 104.7 Caboses Radio News FM. 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At tayo po siyempre live sa 1PH sa Signal TV, Facebook Live ng Radyo 5 at sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. Kaya po tayo umaabot sa iba't ibang panig po ng mundo. At sa pangalan pa rin po ng lahat na bumubuo ng Radyo 5 Network News, ni Ross Gaddy, Direk Bingo, maraming salamat po. At muli, magandang Lunes ng umaga, mga kapatid!